Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Blair at isa po ako sa mga primary leader ng Yeshua Harvest Church of Caloocan. And welcome po. And sa araw po na ito, sa oras po na ito, ako po ang naatasan para mag-share ng aking story of how God found me when I was lost. So, in layman's term po, paano ako nakuhang hanapin ng Lord, no? Nung nawawala ako at paano niya ako nagawang ibalik doon sa tamang purpose ko, sa tamang path na dapat na dinadaanan ko. And I was invited po sa church May 26, 2019. So it is more than 2 years akong nasa church na nagsiserve kay Lord. And naniniwala po ako na kung ano yung definition ng lost is yun yung hindi ka dumadaan or hindi ka nakatuon, nakadiretso sa purpose, sa path na binigay ng Lord sa buhay mo. And so, I was lost. Kasi hindi ko alam yung purpose ng Lord sa buhay ko. Hindi ko alam kung ano ba yung mga salita ng Lord. What are God's commandments? No, and so, therefore, I was lost. Hindi ko alam na may light pala. Hindi ko alam na may Lord pala. May Jesus pala. And yung path ko, hindi ko talaga makita yung daan. And I was lost to where I should really go, no? And before po ako ma-invite, before May 26, 2019, hindi ko alam yung mga ginagawa ko na wrong na pala to sa mata ng Lord, sin na pala to sa mata ng Lord. And ako, I was unaware kasi hindi ko alam eh, no? Even though nag-church ako sa isang Catholic church every Sunday yun, pero never kong nabuksan yung Bible, never kong naintindihan yung Bible. And nakakatawa na, napaka-ironic na lagi kang nag-church Sunday service sa isang church pero yung relationship mo kay Lord ay hindi talaga established. At kahit na nagsa Sunday service ka at pinansagan kang Catholic, binagsagan kang Christian sa papel, sa iyong baptismal record, ay yung relationship mo kay Lord, hindi naman talaga established. You are still lost. And ganun po yung nangyari sa akin. And so, naniniwala po ako na si Lord, gumawa po siya ng paraan para ako ay ma-invite sa church through one of my schoolmates po noon sa aking junior high school. Sa totoo lang, walang masyadong extraordinary story sa aking story. Kasi yun lang, na-invite lang ako ng isang schoolmate ko sa church. Tapos after nun, nagpatuloy na ako. Pero never na nag-stop or nag-backslide ako. And I was very grateful. I am very grateful, no? So iniisip ko, anong isa-share ko? Eh, yun lang naman eh. Yun lang naman yung story kung paano ako nahanap ng Lord. Na-invite ako, nag-stay ako, na-encounter ko si Jesus. And every day, I am still encountering Jesus and knowing Him more. Pero, I wanted to also share to you na, kahit na nasa church ka na, kahit na leader ka na, 144, may established ka na cell, may ino-open cell ka na, yung pastor na yung nag-cell group sa'yo, you can still feel lost. Even ba, meron pa rin parts ng buhay mo na kahit nabaptize ka na, may relationship ka na kay Lord, establish na yung relationship mo kay Lord, meron pa rin part ng iyong process, ng iyong journey, na mararamdaman mong, ay, naliligaw ako. Naliligaw na ako sa kung anong dapat papuntahan ko. Hindi ko na alam sa kanan, sa kaliwa, saan ba akong pupunta, anong gagawin ko. You can still feel that even though you are in the process of serving the Lord, even though you are inside the community of God's church. And dun sa mga panahon na yun na I'm feeling burnout, hindi ko na mahanap yung reason ko, why do I need to pursue serving the Lord? Why do I need to disciple? Bakit ko ba kailangan magtiyaga sa mga disciple kong to? Bakit ba kailangan ako magbasa ng Bible everyday? Bakit ko kailangan mag-journal? Why do I need to serve in a ministry? Bakit ko kailangan pagtiyagaan ng mag-invite or mag-motivate ng mga tao? Why do I need to do all of this? No, hindi ko na alam yung sagot sa mga tanong ko. I cannot find the light.
anymore. Therefore, kahit na nasa loob ako ng process ng pagsiserve kayo, I was still lost. And it is very possible na mangyari sa akin, mangyari sa iyo, to still feel lost even though you already encountered Jesus, even though you already established your relationship with God. And kung paano ako nahanap ng Lord, hindi ganun ka and grande. Hindi nagpadala ang Lord ng angel, hindi niya ako kinausap sa isang panaginip, hindi siya nagbigay ng signs gamit ang mga stars. Ang dinala ng Lord sa akin is those little things na ako hindi ko pala napapansin. Amen. I believe that the ways na ginagawa ng Lord para hanapin ako comes in different people, different situations, different opportunities. Amen. I believe that God's presence comes into many different forms. It can come in the form of a stranger's smile, your co-leader's message, your one post na nakita mo lang sa social media. God's presence can come inside your devotional time with God, inside yung nabasa mong verse for the day. God's presence can be found in your Bible app sa phone mo. It can be found in your parents, in your friends, in your pastor and leaders. Naniniwala ako na itong mga taong to ay binigay ng Lord. These people are God sent in order to find us, in order for us to find our path again, and in order for us to walk again into the path, into the purpose of God in our lives. Lastly, I want to encourage everyone na ngayon hindi na nakikita yung purpose nila in life, hindi na nakikita yung reason no, bakit nila kailangan magpatuloy kay Lord. One thing is for sure, God loves you. In Jeremiah 29:11, may plano ang Lord para sa buhay mo, greater than the plans that you have for yourself. Kung alam mo siguro kung paano sacrifice, kung gaano kalaki, katindi yung sacrifice ng Lord on the cross in order to save you from eternal death, in order to for you to have an eternal life, hindi ba sapat na yun na dahilan in order for you to continue? So remember na lahat tayo nakakaranas niyan ng lost season. Lahat tayo nawawala at some point in our life, either before encountering Christ or inside ka na ng process ng pag-establish ng relationship mo kay Lord. It is very important to stay with God in the midst of this season. Kasi kung pipiliin mo na hindi magpahanap kay Lord, hindi ka talaga niya mahanap. Kung pipiliin mo na ikaw mismo yung bumitaw sa hawak ng Lord sa'yo, God cannot do anything about it. So, kailangan ikaw willing ka rin magpahanap. Ikaw willing ka rin magpahawak ng kamay kay Lord. That is the only way para mahanap ka ng pagmamahal ng Panginoon. Today, before we end this testimony, gusto kong matandaan mo na walang imposible kay Lord. At habang nabubuhay ka, may pagkakataon pa, there is always a chance for you to be found by God's love. And sobrang powerful ng Lord, sobrang mapagmahal ng Lord, sobrang mahal ka ng Lord. Kahit na ngayon nahihirapan ka pa na to reach out to God, to reach out to the people of God, it is not impossible for you to be found by God's love. Thank you po sa lahat ng makinig sa aking testimony, and I pray that this testimony encouraged you in some way, motivated you, and brought you hope na may pag-asa pa no, na mahanap ka ng pagmamahal ng Panginoon in the midst of this season of being lost. Thank you po sa lahat. Proceed na po tayo sa ating Sunday service. God bless!